Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang ika-142 na yugto ng ating serya sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito, tayo bumalik sa Manila Memorial Park sa Paranaque upang maghanap ng mga kilalang individual na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika at sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng isang dating senador at dalawang dating pangulo ng Pilipinas. Matatagpuan sa ibabang bahagi ng sementeryo sa Plaza of Dignity ang mausoleo ng mga Aquino at ang huling hantungan ng dating senador na si Ninoy, Pangulong Cory at si Pangulong Noynoy. Si Benigno Simeon Lampa Aquino Jr. ay isinilang noong Nobyembre 1932 sa bayan ng Concepcion sa Tarlac. Si Ninoy ay nagmula sa angka ng mga marangyang mga politiko at hasyendero. Ang kanyang lolo na si Servilliano ay isang revolusyonaryong general ni Emilio Aguinaldo. Ang kanyang ama na si Benigno Simeon Sr. ay naglingkod sa gobyerno ni Manuel Quezon bilang kalihim ng agrikultura at komersyo at naging tagapagsalita sa pambansang pagpupulong na itinatag ng gobyernong Hapon noong kanilang pananakop. Si Ninoy ay nag-aral sa kolehiyo sa pamantasan ng Ateneo sa Maynila. Noong unang bahagi ng 1950s, si Ninoy ay pinadala ng Manila Times sa Korea bilang isang war correspondent upang magbalita ng mga kaganapan sa digmaan sa Korea. Matapos ang digmaan, si Ninoy ay bumalik at nag-aral sa UP ng pamamahayag at ng abogasya. Si Ninoy ay nagsimulang maglingkod-bahay noong 1949 bilang tauhan ni Ramon Magsaysay na nooy Defense Secretary ng Pangulong Quirino. Noong 1955, si Ninoy ay nahalal bilang punong bayan ng Concepcion Tarlac hanggang 1959. Si Ninoy ay naging vice gobernador ng Tarlac mula 1959 hanggang 1961 at gobernador ng Tarlac mula 1961 hanggang 1967. Si Ninoy ay nahalal bilang senador mula 1967 hanggang September 1972 nang ipasara ni Marcos ang Kongreso sa bisa ng martial law. Si Ninoy ay isa sa mga unang individual na dinakip at kinulong bilang pangunahing bahagi ng oposisyon laban kay Marcos. Noong 1978, habang nasa Pitan, si Ninoy ay pinayagan tumakbo sa Philippine parliamentary election pero hindi siya pinalad at natalo. Noong Marso 1980, si Ninoy ay inatake sa puso at dinala sa Philippine Heart Center para magpagamot. Ang kanyang kahilingan para magpa-opera sa puso sa Amerika ay pinayagan ni Marcos at ang pamilya Aquino ay nanirahan sa Boston hanggang 1983. Under other circumstances, I would be very happy, but I don't know. When I suffered this angina, I've lost weight. I mean, I've lost endurance. You fainted? No, I have severe chest pains. I think the president allowed him to go for medical reasons and for humanitarian reasons. In health center, yes, he needs positively a bypass operation for weeks, God willing, of course. Has he made a commitment that he'll come back? Yes, he made a solemn commitment to come back. I feel that the president allowed him to go purely on compassionate reasons.
Noong Agosto 1983, si Ninoy ay pinaslang habang paparating sa palipara ng Manila. Siya ay 50 taong gulang lamang. I think the very fact alone that we can land is victory enough. Everything after that's bonus. I mean, whether they put me back in a plane and ship me out or bring me to prison, I have promised to return. I have returned against all odds. If it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. I have to suffer with my people. I have to lead them because of the responsibility given to me by our people. Si Cory o Maria Corazon, sumunong Kohuangko, ay sinilang noong Enero 1933 sa Paniki, Tarlac. Si Cory ay 11th Pangulo ng Pilipinas na naglingkod mula 1986 hanggang 1992. Si Cory ay nag-aral ng high school at nagtapos noong 1949 sa Notre Dame Convent School sa New York. Noong 1953, siya ay kumuha at nagtapos ng pag-aaral ng Frances sa College of Mount St. Vincent sa New York. Noong huling bahagi ng 1953, si Cory ay nabalik sa Pilipinas at nag-aral ng abogasya sa FEU. Matapos ang isang taon sa FEU, si Cory at si Ninoy ay nagkakilala at nagpakasal. Sila ay may 5 anak kasama si Noynoy at Chris. Matapos ang pagpaslang kay Ninoy noong Agosto 1983, si Cory ay naging pangunahing mukha ng oposisyon laban sa rehimeng Marcos. Noong Nobyembre 1985, si Marcos ay nagpahayag ng snap election na isasaganap sa Pebrero 1986. Si Cory ay tumakbo sa pagkapangulo bilang kinatawan ng oposisyon. Noong kalagitnaan ng Pebrero, inihayag ng batasang pambansa ang pagkapanalo ni Marcos sa halalan sa kabila ng kaliwat kanang anomalya, pananakot at karahasan. Sa kabilang banda, si Cory ay lamang ayon sa bilang ng NAMFREL. Matapos ang kaliwat kanang protesta, naganap noong huling linggo ng Pebrero ang People Power Revolution. Si Marcos ay tuluyang bumaba sa pwesto at lumipad patungong Hawaii sa tulong ng gobyerno ng Amerikano. Matapos ang mga kaganapang ito, si Cory ay sumumpa bilang 11th Pangulo ng Pilipinas at naglingkod mula Pebrero 1986 hanggang Hunyo 1992. Town. First, what do you make of these demonstrations? Well, I think definitely they are orchestrated, and I hear that they are being paid. Of course, I don't exactly know just what the amounts are, but I would think it would be really worth their while because you talk in terms of sometimes a whole day, you know, with people demonstrating out there. What I have told the police is that we will observe tolerance, and but definitely I would like them to go after persons who are indeed either carrying guns or stones, because we have to protect the interests of the citizenry against people who would inflict harm on them. Noong Marso 2008, si Cory ay nasuri sa sakit na colon cancer at nabigyan ng 3 buwan na tanning. Siya ay pumanaw matapos ang 16 na buwan noong Agosto 2009, sa edad na 76. Si Noynoy o Benigno Simeon Cojuangco Aquino III ay isinilang noong Pebrero 1960 sa Sampaloc, sa lungsod ng Maynila.
Si Noynoy ay 15th Pangulo ng Pilipinas at naglingkod mula 2010 hanggang 2016. Si Noynoy ay nag-aral ng elementarya hanggang kolehiyo sa pamantasan ng Ateneo sa Maynila. Siya ay nagtapos ng economics noong 1981. Si Noynoy ay nagsimulang pumasok sa larangan ng politika at lingkod bayan noong 1998 bilang kongresista ng 2nd distrito ng Tarlac hanggang 2007. Noong 2007, siya ay tumakbo sa ilalim ng Partido Liberal at nanalong senador at naglingkod hanggang 2010. Noong September 2009, isang buwan matapos pumanaw ang kanyang ina na si Cory, si Noynoy ay nagpahayag ng kanyang kandidatura bilang pagkapangulo sa darating na 2010 presidential election. Noong Hulyo 2010, si Noynoy ay nahalal at sumumpa bilang 15th Pangulo ng Pilipinas at naglingkod hanggang katapusan ng Hunyo 2016. Dito ngayon ay patunay na kayo ang aking tunay na lakas. Hindi ko inakala na darating tayo sa puntong ito na ako'y manunumpa sa harap ninyo bilang inyong Pangulo. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo sa pagtatapos ng labang ito. Tayo na sa tuwid na landas. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayanang Pilipino. Noong taong 2019, si Noynoy nagkaroon ng malalang karamdaman. Siya ay pumanaw sa kanyang pagkakatulog noong umaga ng Hunyo 2021 dahil sa renal disease, dulot ng diabetes. Siya ay 61 taong gulang lamang. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cemetery del Norte sa Maynila at Libingan ng mga Bayani sa Taguig. Abangan din sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park sa Paranaque at sa Marikina. Salamat po sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto nyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.